Kinwestiyon ni Senador Bongbong Marcos ang pagbibigay ng anti-money laundering counsel sa ombudsman ng impormasyon sa umunoy bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. Silalim kasi ng Foreign Currency Deposit Act, confidential daw ang mga ito. Pero ayon sa ilang senador, binigyan daw ng kalayaan ni Corona ang ombudsman na ungkatin ito ng pirmahan niya ang kanyang SALN. May news to go, si Jam Sisante. Ang mga isiniwalat ni Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa umunay $12 million na nasa bank account si Chief Justice Renato Corona ay nakabase daw sa impormasyon galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniabot daw ito sa kanya mismo ni AMLAC Executive Director Vic Aquino matapos niyang sulatan ng AMLAC bunsod ng reklamong inihain sa kanyang tanggapan. Pero ayon kay Senador Bongbong Marcos, questionable ang paghingi ng Ombudsman at pagbigay ng AMLAC na impormasyon base lamang sa isang reklamo. Tila hindi raw nasunod ang Anti-Money Laundering Act. Dito, nakasaad na maaaring tingnan ng AMLAC ang kahit anong bank account kung naipakita ng merong sapat na basihang isipin na konektado ito sa illegal na aktibidad. Ang requirement para masimula ng investigasyon ay may predicate crime. Yun ang sa batas ng AMLA. At yung pag-release ng records ay nangangailangan dapat ng court order. Kaya't kailangan natin na tanong siguro sa ombudsman kung ito ay bagong sistema. Sinubukan namin kunin ang panig ng AMLAC, pero tumagi magpa-interview si Executive Director Aquino. Ang legal expert na si Din Raul Pangalangan, may nakikitang gray area sa batas. Despite the power of the AMLAC to investigate all accounts, even foreign currency accounts, mayroong provision doon on confidentiality. And sinabi that it should not be divulged outside to any other person. Yes. So ang bali gray area of the law is, they did divulge it to just any other person. They disclosed it to the Ombudsman of the Republic. Mm-hmm. The Ombudsman is entitled to investigate, is empowered to investigate all these issues. Binuo noong 2001, ang AMLAC ang ahensya ng gobyerno na nagbabantay at nagpapatupad ng batas laban sa money laundering o iyong pagtatago ng pera na nagmula sa ilegal na paraan. Obligado ang mga banko na i-report sa AMLAC ang lahat ng transaksyon sa banko na hihigit sa 500,000 pesos at iyong mga kahinahinalang transaksyon. Pero sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, lahat ng foreign currency deposits kabilang ang mga dollar accounts ay confidential at maaari lamang ungkatin kung may permiso ang depositor. Ayon sa ilang senador, ibinigay daw ni Corona ang kanyang permiso sa ombudsman na ungkatin ito nang pirmahan niya ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Doon kasi, nakalagay na pinapayagan niya ang ombudsman na humingi ng mga dokumentong patungkol sa kanyang ari-arian mula pa noong taong una siyang nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Yung SALN ni Chief Justice Corona, mayroong waiver, ino-authorize niya ang ombudsman na tingnan ang lahat na record sa pamahalaan para i-check kung tama ba yung report niya sa kanyang SALN. There's also another law, so nagkaroon ng gray area, code of ethics at saka yung anti-graft law, which says that the ombudsman has the right if you sign a waiver. Nagpirma ng waiver. So, you know, even under the Bank Secrecy Act and the FCDU, if the client signs the waiver, then you can access his bank account. Dagdag pa ni Osmeña, kumonsulta pa raw si AMLAC Executive Director Aquino sa DOJ at humingi ng clearance sa mga miyembro ng AMLAC na kinabibilangan ng mga pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Insurance Commission at Securities and Exchange Commission bago niya ibigay impormasyong hinihingi ng ombudsman tungkol sa bank accounts ni Corona. Jam Sisante, GMA News.